Ang maliliwanag at nakukulay na maliliit na mga ibong ito ay kilalang kilala sa kanilang mga katangian at pag-uugali ng nagpapanday para sa pangunguha ng mga pagkain sa mga putot at sanga ng mga puno, at nakikipag-usap din sila sa pamamagitan ng pagtatambol gamit ang kanilang mga tuka. Ang tunog na ito ay maririnig mula sa malayo, kaya ito ang lubos na epektibong kasangkapan sa kanilang komunikasyon. Ang woodpecker ay kadalasang namumugad sa mga butas na hinuhukay ng lalaking ibon at sa tulong ng babaeng ibon na maaaring tumapik sa paligid nito upang ipahiwatig ang kanyang pag-aproba. Ang mga patay na puno o patay na bahagi ng mga buhay na puno ang pinipili nila bilang angkop na pugad, at magkatulong silang gumagawa ng pugad mula sa dayami, damo, balahibo at mga piraso ng balat. Ang mga materyales na ito ay pinupulupot at hinuhubo gamit ang dibdib ng ibon hanggang ang lahat ng mga hibla ay magkakahalo. Ang mga pugad ay inaabandona kapag hindi na sila kailangan, at ang iba pang mga ibong namumugad sa cavity ng puno ang humahaliling naninirahan sa mga ito. Mayroong humigit kumulang na 200 na klase ng iba't ibang mga species ng woodpecker sa mundo. Ngunit, hindi sila nakatira sa matinding polar region o Australia o New Zealand, New Guinea o Madagascar. 5. Great Hornbill's Nest. Tulad ng woodpecker, ang malaking hornbill ay namumugad din sa mga cavity ng puno o mga siwang ng mga bato. Ang kaibahan lang ay halos nakasealed ang mga ito maliban sa isang makitid na butas. Tilangat hindi karaniwan, ngunit kapag naghihintay na na mapisa ang kanilang mga sisyo, ang babae ay kinukulong ang sarili sa loob ng pugad upang protektahan sila at ang kanyang mga sanggol. Ang butas sa lukab ay may sapat na lapad upang dumaan ang pagkain, ngunit sapat ding kitid upang hindi makapasok ang mga potensyal na mandaranggit tulad ng mga unggoy, raptor at iba pang mga mandaranggit na kumakain ng mga itlog o mga batang ibon. Bagamat ang Great Hornbill ay isang malaking ibon na higit pang may kakayanang gumawa ng sarili nitong mga pugad, regular itong naninirahan sa isang binakanting pugad ng isang woodpecker na mas pinalaki ng mga fungus. Kapag ang maselan na babae ay sumang-ayon sa kanyang tirahan at maging komportable, ang lalaki ay magsisimula ng gumawa ng mga improvement sa pugad. Nagdadala siya ng mga bukol ng lupa na binabasa ng kanyang laway, at kung minsan ay may halong dumi na may halong kahoy at balat. Magkasama silang bumubuo ng isang pader ng putik, ang lalaki mula sa labas at ang babae naman mula sa loob. Kapag nakumpleto na ang pader, ang babae ngayon ay nakakulong na sa loob ng pugad na mayroon lamang maliit na butas sa labas kung saan siya makakakuha ng pagkain at makikipag-usap sa kanyang kapareho. Malinaw na hindi siya nagdurusa sa claustrophobia. 4. Purple Moorhen's Nest. Isa pang naninirahan sa tubig, ang purple moorhen ay madaling makilala sa pamamagitan ng napakalaki at makulay na triangulo nitong tuka. Ang ibon ay meron ding isang malaki at hubog na pangitaas na panga na nagbibigay dito ng kakaibang anyo. Ang tuka ay umaabot hanggang sa tuktok ng ulo, at meron itong hindi pangkaraniwang mahahabang binti, balingkinitan ng mga daliri sa paa at pinong mga kuko. Mayroong maliit na pagkakaiba sa pagitan ng parehong babae at lalaki. Gayunpaman, mayroong 13 subspecies na malalaki ang pagkakaiba sa laki at kulay. Ang moorhen ay kilala rin bilang water hen o swamp chicken. Nakatira ito sa paligid ng mga latian, lawa, kanal, iba pang basang lupa at maging mga parke ng lungsod. Ang kanilang mga pugad ay kahawig ng hinabi ng mga basket at itinatayo sa lupa sa makakapal na halamanan. Ang pangingitlog ay nagsisimula sa tagsibol sa pagitan ng kalagitnaan ng Marso at kalagitnaan ng Mayo sa hilagang hemisphere, na may mga 8 itlog bawat babae tuwing lay season. Pero kung sa susunod na season pa, mas kaunti ang mga itlog. Pinapapisa at pinapakain ng mga moorhen ang kanilang mga sisyo ng magkapares hanggang sa pagiging independent ng mga sisyo pagkatapos ng 3 linggo. 3. Ruby-throated Hummingbird's Nest. Madaling makita kung bakit napakaganda ng pugad ng hummingbird. Ang maganda at maliit na pugad na ito ay ganap na itinayo ng babaeng ibon na ang kanyang panglasa ay medyo halata sa disenyo at paglikha nito.